Morjon Akmal Aliyev. Putik! Bakit nung nalaman ko na lang... Naoya Inoue, bakit nga ba iniiwasan o ayaw labanan si Morjon Akmal Aliyev na mandatory naman ito? Yan yung isa sa mga pag-usapan natin mga boss, at si Tank Davis versus Lumachenko mga boss, no? Usap-usapan ngayon na potential fight yan. So bago yan, welcome back to my channel. Eljun nga pala ang pamatsang bigote ng Pinas na tagapagkwento sa inyo ng mga trending sa social media, sports and entertainment locally or internationally. And kung bago ka pa lang, don't forget to like, share this video and follow me para nga palaging updated sa ating mga legit and hype na kwentuhan sa mundo ng sports, boxing, MMA, arm wrestling at iba pa, men. So eto, nagbabalik, panibagong araw, panibagong kwentuhan na naman tayo mga boss. Walang katapusang kwentuhan ni Eljun. Ito mga boss, ito yung mga sinasabi na iba, bakit ba puro kakwento? Ano ba nakalagay dyan sa bio ko mga boss? Ang tagapagkwento. Tambayan to ng mga mahilig sa kwentuhan sa mundo ng sports, especially sa boxing, di ba? So kung mahilig ka sa boxing, magpagkwentuhan or makinig, manood, eh dito ka, mag-follow ka na, para hindi boring yung buhay mo, di ba? Kakaisip ng ano yung next fight, anong balita sa boxing. Kung nag-follow ka, diretso ka na. Ipapakita ni Facebook sa iyo yung mga bagong uploads, mga kwentuhan natin, mga update, mga fights, mga labanan sa boxing. So follow na, di ba? Tumambay ka na dito sa ating page. So ito na nga mga boss. Napaisip lang ako mga boss, na napapaisip ako eh. Alangan naman, di ba? Sabihin ng iba, puro ka kwento, puro ka daldal. Oh my goodness man, kaya nga ako gumawa ng page ng channel para hindi lang ako yung ibibigay ko rin sa inyo, isishare ko rin sa inyo yung mga naiisip ko, nalalaman ko, mga informations, mga update, mga hype na kwento na alam ko, ma-share ko sa ibang tao, especially yung mga mahilig sa sports, sa boxing, di ba? So sinishare ko sa inyo, kinikwento ko sa inyo para hindi kayo ma-board. Diba, I know sometimes life guys is nabobored tayo, boring, di ba? Nasasabi natin, bakit wala akong maiisip ngayon, wala akong magawa. Pero kung mayroong sports, mayroong especially yung boxing, kung di ba, eh talagang may entertain ka kasi ang boxing guys is magical. Sabi ko nga di ba yung boxing, na sabi ng iba, bakit na-entertain ako sa boxing? Parang nag-i-enjoy ako. Mahirap i-explain mga boss yung boxing kasi magical nga ito. Parang magic pag napapanood mo yung mga sikat na mga boxingero like Pacquiao before, di ba? May laban si Pacquiao, Mayweather, di ba, De La Hoya, Mike Tyson, Muhammad Ali, Rocky Marciano. Sino po ba yung mga sikat na mga old, especially guys, nakalimutan ko no, idol ko rin si Rocky Marciano. So hindi pa tayo isinilang niyan eh, champion yan, idol natin yan mga boss, na lately ko lang nalaman mga boss no, undefeated heavyweight champion pala yan si Rocky Marciano yung 50 something. So eto na nga mga boss no, oh my fucking goodness man, napapaisip ako eh, share ko na naman ulit sa inyo ah, kung nakalimutan nyo to mga boss no, sabi before ng kampo ni Naoya Inoue, ng team ni Naoya Inoue, ang lalabanan nila is si Luis Neri and Morjon Akmal Aliyev. Putik! Bakit nung nalaman ko na lang nilabanan ni Naoya Inoue si Luis Neri, 'di ba? Title defense. Okay, check tayo diyan. Okay yan. Natumba si Naoya Inoue, 'di ba? Na-shock si Naoya Inoue, nakabawi, 'di ba? Ni-knockout si Luis Neri. Na-shock yung iba. Oh my goodness, man. Ang plano nila, 'di ba? Next na labanan fight nila is, kung hindi kayo nakakalimot mga boss, sinabi ni Naoya Inoue unang kampo niya na next fight niya is si Morjon Akmal Aliyev para depensahan yung kanyang titulo. I'm shocked mga boss nung nakita ko pagkatapos ng laban kay Luis Neri na knockout niya, umakyat si Sam Goodman. Sabi ko, "Oh my goodness. Andito na naman yung napapaisip na naman ako nito ah. Bakit si Sam Goodman yung umakyat?" Sabi ko, "Nako, baka hindi lalabanan ni Naoya Inoue yung isa sa mga idol ko talaga na napakalakas na former super bantamweight world champion na si Morjon Akmal Aliyev. Yan yung hinihintay ko kasi magkakaroon niya ng fireworks, 'di ba? Talagang bakbakan, bagsakan talaga, 'di ba? Magkakaroon ng knockout." Napapaisip ako, putik na to, Sam Goodman yung umakyat. Ay ay ay. So ito nga, nagkamali ako na hindi ako nagkamali. Bakit ko nasabi yan? Sinabi nila na sa isang mga legit source na baka si Sam Goodman daw yung makalaban ni Naoya Inoue. Nasyak ako, putik, nasaan na yung Morjon Akmal Aliyev? So okay, mukhang pinalampas ko yun. Ngayon nalaman ko hindi na si Sam Goodman kasi may laban si Sam Goodman. Putik, si TJ Duhini na naman.
Imbis na pinag-utos ng WBA kasi mandatory to rank number 1 sa WBA, ayaw labanan ni Naoya Inoue. Nakaka-frustrate mga boss. Excited ka na panood yung malakas na Naoya Inoue, world champion, di ba? Undisputed versus former unified super bantamweight world champion na malaki, malakas, matibay. Hindi nauubusan ng resistensya, ng hangin, ng stamina. Habang tumatagal, lalong lumalakas si Muro Jun Akbadali. Putik! Sikat pa yun ni kay Duhini, kay Goodman. Putik na yan. Kaya napu-frustrate ako minsan eh. Napapaisip ako, putik talaga itong Naoya Inoue. Idol ko pa naman to. I'm not joking mga boss. Idol ko talaga si Naoya Inoue noon pa kasi marami siyang pinabagsak before, diba, sa mababang division like a bantamweight. Nasyak ako sa mga highlights niya sa YouTube. Hindi ko pa kilala noon ng iba guys. Una, nakilala ko. Siyempre, si Pacquiao kilala natin yan before ba? Yung mga pasikat na mga boxingero, diba? So, uy, yan pala si Naoya Inoue. Sikat na halimo ng Japan Monster. Napakalakas. Ngayon, alaman ko na lang na ayaw niyang labanan yung mga mandatory. Pero idol ko pa rin yung Naoya Inoue mga boss. Pero siyempre, nababadtrip tayo mga boss na malaman natin na gusto nating magkalaban niya is dapat yung mga malalakas, yung mga good quality opponent. May quality talaga ba? May kalidad. Malaman ko na lang na yung ilalabanin niya, hindi naman sa minamalit ko si TG Duhini, no, sikat daw siya sa Japan or something, at saka former world champion. Imagine guys, matanda na si TG Duhini pero wala tayong magagawa kasi yan yung gusto ni Bob Arum at saka ng kanyang kampoy. Pero bakit hindi nila piliin yung number 1 mandatory sa WBA, diba? Gugustuhin nilang matanggalan si Naoya Inoue ng belt sa WBA at maging unified na lang, hindi na maging undisputed. Mapapaisip kayo, like real talk to mga boss. Ito yung mga nagsasabi, bakit mo sinasabing umiiwas? Putik naman, my goodness. I know mga boss, nirerespeto natin yung mga opinion nyo, mga komento nyo. Sinabi ko before, diba, sa aking video na lahat ng opinion nyo, negative man yan o positive, tinatanggap ko yan. Comment down below. Pwede kayo mag-comment dito guys, free kayo. Wala, hindi ako nang-aaway or something guys. Ang page na to, channel na to, tambayan nga, diba? Hindi tayo nag-aaway dito or umaaway ng mga hindi natin gustong comment. Comment down below guys, kahit negatibo yan, positibo, tatanggapin natin yan, babasahin natin, ilalike pa natin yan. Diba? Kung dumadami talaga. Siyempre, mapapaisip ka. Huwag mong sabihin mga boss na kapag ikaw, kung ikaw si Muro Jun Akbadaliev ngayon, tatanungin kita, ikaw ba? Kung ikaw si Muro Jun Akbadaliev ngayon, nalaman mo mandatory ka, WBA rank number 1. Tapos pinag-utos, sinabi ng WBA, labanan mo na Naoya Inoue si Muro Jun Akbadaliev, number 1. Tapos siyempre ikaw masaya ka rin, ayos to, magandang laban to, kikita ko, may chance din akong manalo dito. Putik na nalaman mo na sumagot sila na ayaw nilang labanan ka. Kung ikaw si Muro Jun Akbadaliev, nalaman mo, uy, hindi pala ako lalabanan ito, pambihira. Siyempre, kung ikaw si Akbadaliev, ano yung maiisip mo? Tanungin kita, comment down below. Mapapaisip ka, di ba, masasabi mo, putik, takot ba to? Bakit siya umiiwas sa akin? Mandatory naman ako. Former world champion ako, sikat naman ako. Di ba? Kung ikaw si Muro Jun Akbadaliev, ano bang iisipin mo? Huwag mong sabihin, hindi, magaling kasi si Naoya Inoue, sikat kasi siya, hindi yan natakot sa akin. Okay lang. Putik, hindi totoo yan. Mga boss, siyempre iisipin mo kung ikaw si Akbadaliev, walang yato, pambihira, umiiwas to sa akin. Hindi ko sinabing takot talaga mga boss. Pero siyempre, pag ikaw yung nasa lugar, kung ikaw yung nasa sitwasyon ni Muro Jun Akbadaliev, yan talaga yung maiisip mo na, bakit siya umiiwas sa akin? Pinag-utos na nga. Gusto niyang matanggalan siya ng belt para lang hindi ako makalaban. Di ba? Mapapailing ka Real talk yan mga boss, no? So what do you think guys? Comment down below. Siyempre, share ko sa inyo yung mga iniisip ko, yung mga hinaing ko, mga nararamdaman ko na hindi maganda dahil nalaman ko na ang idol kong si Naoya Inoue at idol ko rin na si Muro Jun Akbadaliev hindi maglalaban. Putik. 50-50 sana yan pero wala tayong magagawa, men. Ganun talaga. Medyo humaba na to . Pero sige, pagpatuloy pa rin natin. Next fight ni Tank Davis daw, potential fight niya si Lomachenko, no? Ito, sabi ko nga mga boss, no, patigasan, patibayan na lang yan ang training talaga. Kasi I know, may skill si Lomachenko, champion na naman ulit. May pangalan, sikat, diba? Natalo siya ni Devin Haney pero sa points lang. Pero andyan pa rin yung Lomachenko kahit na medyo may edad na, may footwork. Nandun pa rin yung bilis at lakas. So magkakatalo na lang sila dito mga boss. Sa training talaga kasi si Tank Davis, malakas din yan, matibay, diba? Tinrain ni Floyd Money Mayweather yung last fight niya si Frank Martin, diba? Na naungusan siya sa score pero nahuli pa rin niya, ni knockout pa rin niya. So ang dalawang yan mga boss,
50-50 yan sa pag naglaban yan. Kung sino yung malupitang mag-training, talagang pinaghandaan, 101% yan yung mananalo. I think yun lang mga boss. Like, share, follow me. Salute, peace out.